ng Pangulong Bongbong Marcos at DepEd Secretary Vice President Sara Duterte sa V. Mapa High School sa Maynila kaninang umaga. Para sa update, nasa linya si Maricel Halili Mase. Kumusta ang pagbisita ni na PBBM at VP Sara sa eskwelahan dyan sa Maynila? Oo, Cheryl. Magkasama nga sila kanina ni VP Sara at saka si PBBM sa V. Mapa High School para nga pangunahan yung Brigada Eskwela. Magkasabay din yung dalawang leader na nagpintura ng upuan dyan sa area na yan para ipakita yung kanilang pag-cooperate doon sa pagsisimula ng Brigada Eskwela na magtatagal hanggang sa August 19. Kanina sa pagbisita natin sa V. Mapa High School, meron din tayong inabutan na ilang mga magulang, mga guro at mga mag-aaral na nakiisa doon sa pag-aayos at paghahanda ng paaralan na yan. At nagbigay na rin ang donasyon ng Malacanang kanina sa pagbisita dyan ni President Marcos. August 29 na ang pasukan. Mase, kumusta so far yung assessment ni na VP Sara sa paghahanda ng mga eskwelahan? Hindi lamang kasi pagpipintura ang kailangan nating tutukan, hindi pa yung numbers of chair, yung bilang ng mga upuan, ng mga kakailanganin pang ibang gamit. So far, maayos naman yung nakikita nila, Cheryl, na paghahanda. Pero aminado si President Bongbong Marcos na meron talagang ilang mga paaralan na hindi nila mukhang hindi aabot, no? Doon sa August 29 na pagbubukas ng klase, ito yung mga paaralan na napinsala ng pagregasa ng bagyong Egay. Pero ang sabi siya ni Vice President Sara Duterte, meron naman silang inihanda na option sakali nga na hindi talaga umabot sa August 29 na opening ng classes, ipapatupad nila yung blended learning just to make sure na hindi maaantala yung pagsisimula ng klase. Maraming eskwelahan ang apektado ng mga nagdaang bagyo. Kumusta ang ginagawang rehab sa mga classroom? May nabanggit ba dyan si VP Sara? Yes, Cheryl, meron na nga daw silang inalot na pondo para nga daw magkaroon ng pagsasaayos dito sa mga napinsalang paaralan dahil nga dyan sa pagkakapinsala ng pagragasa ng magkasunod na bagyo. Ang sabi ni VP Sara, gagawin nilang blended learning just in case nga na hindi umabot yung rehab ng eskwelahan pagdating ng August 29. Sabi ni President Marcos kanina, mahirap naman kasi natapusin within a month yung pagsasaayos ng paaralan na napinsala. So, naghanap na lamang sila ng ibang mga options na pwedeng gawin kung sakali. So, ano ang mangyayari dun sa mga estudyanteng apektado ng bagyo na hindi pa makakapasok sa mga nasirang eskwelahan? Sa ngayon, Cheryl, ipinupursige naman nila yung in-person na klase dahil sabi nga ni President Marcos for the first time after the pandemic, mukhang ito na yung pinakamalapit doon sa normal na pag-aaral. Pero gayunman, aminado naman sila na hindi naman lahat kakayanin na makabalik agad sa in-person learning, especially yung mga affected ng magkakasunod na bagyo. So nariyan pa rin yung option ng blended kung sakaling mahirapan pa rin sila talaga na ibalik sa normal ang lahat. Ngayong pasukan na rin ang kick-off ng matatag K-10 curriculum. Ano yung masasabi ni na PBBM at VP Sara tungkol dito? Welcome itong development na ito para kay President Bongbong Marcos. Sabi niya, isa daw itong significant development. Kumbaga, dahil nga ang ginawa ng Department of Education, base na rin sa pagpapaliwanag kanina ni VP Sara Duterte, kailangan nilang bawasan yung 7 subjects para dun sa mga nasa primary school. From 7, ginawa nilang 5 para makapag-focus yung pag-aaral ng mga estudyante doon sa mas kailangan nating pagtuunan ng pansin, particularly yung science, yung reading, at saka yung mathematics. So malaking tulong daw ito para doon sa pagkakaroon natin ng progreso pagdating sa larangan ng edukasyon. So at the same time, welcome din ito, development na ito para kay President Marcos. Cheryl. Matagal nang panawagan ng mga guro yung aumento sa sahod. May aasahan ba sila sa budget next year? Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung ano yung pwede nilang asahan ng ating mga guro, Cheryl. Pero pinag-aaralan naman daw ito ng pamahalaan. May chance bang ibalik nga sa dating schedule ang pasok ng mga estudyante? For now, wala naman daw preference ang pamahalaan kung dapat na siyang ibalik sa dating schedule, referring to sa schedule ng pre-pandemic.
o kung dapat manatili sa kasalukuyang schedule. Kasi kung matatandaan natin, na kinonsider dito yung climate change, pabago-bagong panahon. Pero sabi ni President Bongbong Marcos, sa panayam natin kanina, wala naman silang preference kung ano talaga dapat ang mag-opening ng classes. Ang ikinukonsidera lang nila dito ay kung ano yung pinaka mas fitted or yung mas okay para doon sa sitwasyon ng ating mga guro at ng ating mga estudyante. So for now, pag-aaralan nila kung ano yung mas makakabuti para sa mga estudyante. Maraming salamat, Maricel Halili.